Irregular ba ang mens mo at nilalagas ang buhok mo? Huwag mo kasing nilalagay sa ilalim ng unan mo ang cellphone mo pag matutulog ka. Char, walang sense yan. Baka lang may PCOS ka, polycystic ovarian syndrome. Ano ba ibig sabihin pag polycystic ang ovary? Ito ay pag may 12 or more na cyst, hi cyst, char, sa isang ovary. Nakikita ito sa ultrasound. Paano pag less than 12? Pwede pa rin i-consider na polycystic yun basta yung bigat ng ovary ay greater than 10 ml. Pag ikaw ay may sintomas ng hyperandrogenism at irregular ang menses mo o matagal ka nang hindi dinadatnan, magpa-check up ka na dahil posibleng may PCOS ka. Ang hyperandrogenism ay pag sobrang taas ang level ng testosterone mo sa katawan. At ang mga sintomas nito ay alopecia, ito ay ang paglagas ng buhok. Hirsutism, ito ay pagmabalbon ka na parang lalaki, may buhok ka sa dibdib, pati sa puson, makapal ang balbas mo o bigote mo. Excessive acne, sobrang dami ng pimples mo. Acanthosis nigricans, ito ay pag sobrang itim ng leeg mo, kilikili, at pati yung singit mo. Bakit nga ba nagkakapikos? Ito ay namamana. Nakikita rin ito pag may family history ng diabetes or diabetes, char. Dahil katulad ng PCOS, pareho silang may problema sa insulin. At nakikita rin ito sa mga overweight or obese patients. Paano nga ba iwasan ang PCOS? Mahirap iwasan yung PCOS mismo kasi nga namamana siya, pero pwede nating iwasan yung mga komplikasyon niya. Pag ikaw ay diagnosed na, inumin araw-araw ang niresetang gamot ng doktor at mag-follow up regularly. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa cholesterol tulad ng cheese, beef, pork, lahat ng processed and fried foods. Iwasan ang mga matatamis na pagkain, kaya iwasan nyo ako, char! At mag-exercise at least 30 minutes kada araw, 6 days per week. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care! May white mens ka ba? Oh no! Char! Oh, ilan? Pwedeng normal, pwedeng hindi. Unahin natin yung hindi normal. Magpa-check up ka agad kung yung white mens mo ay mukhang makapal na cottage cheese or makapal na cream. At may kasamang pamumula at pangangate sa puwerta at mahapde pag umiihi. Hindi rin normal ang yellow, green, or gray na vaginal discharge. Magpa-check up agad. Meron talagang normal na clear to white vaginal discharge. Ito ay pinapanatiling malinis ang puwerta para maiwasan ang infection. Para lang siyang malabnaw na sipon sa puwerta, normal lang ito basta walang kakaibang sintomas o kakaibang amoy sa puwerta. Napapansin nyo siguro na dumadami ito mga 2 weeks bago yung unang araw ng mens dahil ito yung time ng ovulation kung kailan mataas ang level ng estrogen. At pag mataas ang estrogen hormone, dumadami rin ang pag-release ng vaginal secretions or discharge. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care. Madalas mo bang hinuhugasan ang loob ng puwerta mo? Kaya ka siguro may yeast infection. Ano yung yeast? Pag sumasang-ayon ka, yeast po, char, corny yun, sorry. Okay lang hugasan ang labas ng puwerta, pero hindi na kailangang hugasan yung loob. Dahil ang vagina ay self-cleaning. Parang bahala na siya, kaya niya na yan. At may mga nakatira dito na normal at healthy bacteria na tinatawag na lactobacillus. Pag hinugasan mo yung loob ng puwerta, mawawash off ang mga healthy bacteria na to at mabibigyan ng space tumubo ang masasamang bacteria tulad ng Gardnerella vaginalis. Ito ang bacteria na nagbibigay sanhi sa bacterial vaginosis. Yes, pwede mong makuha ito kahit na never ka pang nakipagtalik dahil lang hinugasan mo yung loob ng puwerta mo. Ang mga sintomas nito ay may makapal na grayish or yellow na nana sa puwerta, may malansang amoy na parang isda sa puwerta, nangangate at namumula ang puwerta, at mahapde pag umiihi. Pag na-wash off ang healthy bacteria, pwede rin tumubo ang fungi na tinatawag na Candida albicans. Ito ang nagbibigay sanhi sa yeast infection. Walang malansang amoy ito, pero ang nana nito ay mas makapal, maputi, at nagmumukha siyang cottage cheese. Parang ito. Magpa-check up na agad kung nararanasan ang mga ito. Tandaan, hugasan ang labas, huwag na sa loob. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.